nga bilang sa artista. Pero alam niyo po, sa kabila ng maraming at saat ng buhay sa Maynila, tuwing ako ibuwi dito sa ating dalawigan, tuwing nakikita ko ang aking mga kababayan na dapat pasanay na paglilingkuran ng maayos, na dapat pasanay na tutulungan, mga kababayan, pakiramdam ko, may kulang pa rin sa lahat ng aking natatamo sa Maynila. May hinahanap ako mga kapagpasaya sa akin. At yun nga, nadiskubre ko po, gusto ko palang makatulong pa. Gusto kong makapaglingkod sa ating mga kababayan. Kaya nga, unang hakbang na ginawa ni G. Falcon ay sinamahan ng ating gobernador na si Pedro Bustolo. Dahil naniniwala po si G. Falcon na ang pagsama niya sa ating gobernador, ang katumbas po nun mga kababayan ay sinamahan ko lahat ng mga kababayan ko dito sa Oriental Mindoro na dapat paglingkuran ng maayos. Kaya po ako nandito ngayon sa inyong harapan. Lagi po nilang sinasabi, ako daw po ay action star. Abay, totoo naman po. Anong magagawa ko? Pinagkalooban ako ng Panginoon Diyos na maging action star. Binigyan ako ng biyaya ng aking network sa Maynila. Pero mga kababayan, tandaan niyo po ito. Ang action star, galit po yan sa sinungaling. Galit po yan sa magnanakaw. Galit po yan sa nangaapi ng mahihirap. Galit po yan sa nangiipit ng budget na para naman yung budget na yung para sa interest ng mga kayang Mindoreño. Mga kababayan, sa madaling salita po, ang action star, galit po yan sa kontrapida. Tumawa kayo ha. Marami po eh, nakarating na sa inyo o paparating pa lamang ang mga salitang anong gagawin ni E.G. Falcon doon sa sanggunian panglalawigan? Wala siyang karanasan, wala siyang alam. Mga kababayan, gusto ko pong sabihin sa inyo, magkaiba po yung walang karanasan sa walang alam. Dahil lahat ng bagay ay kaya niyong pag-aralan. Ang importante po ay yung laman ng inyong puso. Dahil kahit isa sa inyo, bawat isa sa inyo, pwede niyong sabihin sa inyong mga sarili, wala kayong karanasan sa ganitong bagay. Pero hindi nangangahulugan, wala kayong alam at hindi niyo kayang pag-aralan yung isang bagay na yon. Basta malinis ang inyong puso, kaya niyo pong gawin yun. Alam niyo po, ang pagtakbo ni E.J. Falcon ay nakasentro sa E.J. Agenda. Ayun. Ayan po siya. Huwag niyo masang titigan yung mukha doon kayo sa EJ. Education, Judge of Future Youth. Hindi sa mukha, ito na lang. Yung EJ po, yung E, Education. Mga kababayan ng Mindoreño, alam ko po ang hirap mag-aral. Alam niyo po, doon sa Barrio Bakawan, bayan ng Polano, ako 16 anos po, sa hirap ng buhay, nakipagsapa lang po sa Maynila. Nakipagsapa lang po ako. Gusto kong makapag-aral. Dahil ang sabi sa akin ng mga magulang ko at mga tuwin ko, EJ, pag hindi ka nakagraduate ng college, sigurado, security guard ka. Dahil matanggap po ako nun, eh gusto kong makapag-abroad. Kaya ginawa ko po, punta ko ng Maynila, nag-aral po ako. Pero sa kasamaang palad po, mga kababayan, sa halagang 400 pesos na libro, ay hindi po namin nabili ng nanay ko. Kaya nga, umuwi ako dito sa ating dalawigan. Malungkot na malungkot po ako. Depressed po ako. Dahil may isa akong pangarap na hindi natupad sa halagang 400 pesos na hindi ako sa pag-aaral. Kaya nga, naalala ko po, nung ako'y nasa bus, ako'y nasa barko, may kanta po sa isip ko noon, mga kababayan. May kanta po. Kala mo, sila lang marun mag-sample dito. Ang kanta sa isip ko noon eh, malungkot po eh. May isang pangarap na hindi natupad. Para sa iyo, huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Yun po mga kababayan, kaya nga po kay E.G. Falcon, prioridad niya po na patasin, pagandahin ang programa ng edukasyon dito sa ating dalawigan. Mga kababayan, maganda na po ang mga programa ng edukasyon sa pamamagitan ng ating gobernador. Pero po, pag sinamahan niya yan ang vice gobernador, nakakampi niya at yung limang bukal na nagsalita kanina plus si Congressman Mark Marcos, mga kababayan, mas maganda po ang programa ng edukasyon dito sa ating lalawigan at mas maraming biyaya po para sa ating mga kababayan. Yung J po dyan, jobs, trabaho. Ang dahil pong nawalan ng trabaho dito, kaya po pagtutulong-tulungan namin na makadagdag ng maraming trabaho. Total trabaho naman po pinag-uusapan. Sinasabi nila, palagi nila sinasabi, ako'y artista lamang. Speaking of trabaho, artista lamang.
Mga kababayan, gamitin natin paging artista ko. Nasalip sa Maynila tayo mag-shooting. Eh, ba't hindi tayo dito mag-shooting? Balay mo sa Socorro. Ha? Ngayon na. Yung A po dyan, agriculture. Mga kababayan ko dito sa Socorro, ako po'y, ang mga magulang ko po'y mangingisda at magsasaka. Kaya ramdam ko po ang nararamdaman nyo. Ranas ko po ang nararanasan nyo. Kaya nga si AJ Balcon, gusto niyang itaas ang antas ng buhay ng magsasaka at mangingisda dito sa ating dalawigan. May isang letra pa po. Ano yun? Letra sinabi ko. Why? Ayun, youth. Mga kabataang Mindoreño, mga tatay, mga nanay, hayaan niyo po na si AJ Balcon ay maging salamin ng inyong mga anak na sa simpleng pangarap nagsisimula ang tagumpay. Dati o ngayon, kung meron silang Kuya Bones doon sa Kapitolyo, hayaan niyo na magkaroon kayo ng Kuya AJ Balcon doon sa Sangguniang Panlalawigan. Sasamahan po namin ang inyong mga anak na tuparin ang kanilang mga pangarap sa buhay sa iba't ibang klaseng programa. Alam niyo po, ako bilang isang kabataang Mindoreño, proud na proud din po ako sa ating gobernador dahil po masyado siyang mahal niya ang kabataan. Kaya din po, isa din po sa pag-oo ko at pag-desisyon ko sa pagtakbo kong ito. Alam niyo po, dahil sa kabataang Mindoreño, ang dami niyang plano para sa kabataang Mindoreño. Kaya nga po, noong isang gabi, kung napanood niyo, kung hindi man nakapunta yung iba dito sa sentro ng pangkabataan, ayan po, mayroon na po tayong pundasyon. Ibig sabihin, mga kabataang Mindoreño, para sa inyo to, maraming Mindoreño na may mga kanya-kanyang talento kung saan-saan man larangan, iba't ibang klaseng larangan. Pero kailangan lang tutukan ng gobyerno at ng pamahalaan. Kailangan matutukan. Dahil ako, naranasan ko po yan. Sino mag-aakala na doon sa Barrio Bakawan, sa bahay ng Pola, ay may isang AJ Balcon na matatagpuan? Nainiwala ko, marami ito, magaling sa sports, magaling sa kanta, magaling sumayaw, lahat po. Pero kailangan lang po suportahan ng gobyerno. Kaya ngayon, may sentrong pangkabataan, yung mga kabataan na pwedeng doon sila magsasanay. Sanayin nila ang kanilang talento na sa ganun matupad ang kanilang mga pangarap sa buhay. Nung pagdating ng araw naman, ay sila makatulong sa kanilang mga mahal sa buhay. Ayun po mga kababayan. Lagi po nila sinasabi ng mga kaya silang gawin na hindi kaya gawin ni AJ Balcon. Totoo naman po yun, mga kababayan. Nauna po sila sa akin. Ako'y kakapasok lang sa mundo ng politika. Pero mga kababayan, gusto ko pong tumingin sa inyong mga mata at gusto kong sabihin, kung sila'y may mga kaya gawin na hindi ko kaya gawin, ang kababayan niyo po si AJ Balcon ay may kaya gawin na hindi nila kaya gawin o ayaw po nilang gawin. Ano po yun, mga kababayan? Bilang vice-gobernador, dapat suportahan mo lahat ng programa ng nakaupong gobernador. Dahil ang programa ng nakaupong gobernador, alam naman natin ay para sa interes ng mamamayang Mindoreño. Bakit hindi sinusuportahan? Pag ako inyong pinagkatiwalaan, lahat po ng programa ng ating gobernador, matapos po namin suriin ang Sangguniang Panlalawigan, amin po i-aaprubahan dahil po para po yun sa interes ng mamamayang Mindoreño. Dahil ang pagtakbo ko po ay para sa interes ng mamamayang Mindoreño at hindi na hindi ng kung sino mang politikong nakaupo, mga kababayan. Mga kababayan, marami ko nakita mga kabataan dito na kanina pa nakatingin sa akin at natutulala. Dami ko nakita mga mata eh. Dito rin yung... Alam niyo po, bigyan ko lang kayo ng konting kwento. Mabilis lang po ito. Sana'y ma-inspire kayo. Alam niyo po, dyan sa bahay, sa Barrio Bakawan, dyan sa bahay ng Pola, kapitbahay niyo po ako, taga-Pola po ako, alam niyo naman yan. Hindi naman yan eh, yan ay bukas na libro ang aking buhay dahil sa Pinibig Brother. Lumaki po ako dyan na pakiramdam po ang daming kapulangan sa aking pagkatao. Mahirap kami, ang tatay ko, mahihisda, magsasaka, kargador. Salat sa buhay. Alam niyo po, nabigyan ako ng pagkakataon na makapasok sa Pinipi Brother. No, okay, 17 anos. Nakapasok po ako. Sa libo-libong nag-audition ng mga panahon na yun, pinalad ako. Pinagkaroon naman ng Panginoon Diyos. Napili ako, nakapasok ako. Pagdating sa loob ng PBB, pakiramdam ko, yun na yun. Sabi ko nga noong unang araw ko, sabi ko, artista na ako. O, oh, hanggang isang linggo, yun ang pananaw ko. Pero pagdating, nung habang tumatagal kami sa loob ng PBB, sabi ko, teka muna, parang ang hirap-hirap. Sobrang hirap po talaga. Paano?
Di ba sabi ko, pakiramdam ko ang dami ng kulangan sa pagkatao ko. Alam niyo mga kababayan, kung 14 kaming housemates mo sa loob ng bahay ni Kuya, lagi po si EJ Balbon lagi nasa ulihan. Kulpot po yan. Dahil pakiramdam niya, paano may ipagsabayan? Napanood niyo naman ang pinibibrado ng mga panahon na yun. Oh, di ba? Ang kasamahan ko, tingnan niyo to ha, Italiano, Espanyol, yung kalapit mo si Valerie German, di ba? Si Beauty Gonzalez, Asintera doon sa Dumaguete, si Robby Domingo, Atinista, may lasalista, iba-ibang klaseng tao na pakiramdam ko, lamang na lamang sa akin. Ano ba naman, paano makikipagsabayan yung taga-baryo si EJ Balbon? Na lumaki, walang signal ng cellphone, walang kuryente, walang diabot ng kalsada, buti na lang pinapagawa ni Gub yung kalsada at magkakaroon ng kalsada sa amin. Ganun po yung buhay ko dati. Eh, nandun ako sa loob ng bahay ni Kuya. Alam niyo po mga kababayan, nung nasa loob kami ng bahay ni Kuya dun sa Maynila, kahit kailan po, hindi ako nagiging leader. Hindi ako nagiging leader, puro sila. Pero ito na, yung huling dalawang linggo ng PBB mga kababayan, dinala kami ni brother sa Palawan. Sinakay kami ng aeroplano, helicopter, nakapiring kami doon kasi bawal tanggalin yung piring. Dahil po, pag tinanggal yung piring, mag-disqualify po ako, lalabas ako ng bahay ni Kuya. Pagdating sa Palawan, ito na, pinakita sa akin, mabait ang Diyos. Isla, dagat, may mga puno, kung ano-ano, saging, niyog, tapos may gulok. Paano kayo mabubuhay doon? Di ba sabi ko sa loob ng PBB doon sa Maynila, hindi ako nagiging leader. Pagdating sa Palawan, sabi ng kababayan yung CEG Falcone, eto na, andito na si Tarzan. Mga kababayan, huling dalawang ligo ng PBB yung kababayan yung CEG Falcone, PBB big winner. Anong aral? Anong aral, mga kababayan? Marami nang itang kabataan eh. Anong aral dito, mga kabataan, mentore nyo? Minsan, pakiramdam natin sa buhay natin na eh, ang bigat-bigat at pakiramdam natin ang ating mga magulang ay mahihirap, ang ating angkan ay mahihirap. Nawawalan tayo ng gana mangarap. Nawawalan tayo ng gana mangarap. Eh, aminado po ako, papakatotoo ko, naramdaman ko rin yan dati na parang paano ko ang hirap-hirap ng buhay. Pero huwag kayong sumuko. Gamitin yung inspirasyon ng kahirapan na yon, gamitin yung pamilya nyo na inspirasyon. Gamitin yung sandata kung ano nasa paligid nyo. Dahil ako, yun ang ginawa ko. Dahil kung hindi ako lumaki doon sa baryo Bakawang, doon sa bayan ng Pola, mga kababayan, pagsisid sa dagat at paggamit ng bulok na ginawa ko sa Palawan, hindi ako marunong. Ginamit ko sa data kung anong natutunan ko doon sa baryo. Mga kababayan, gusto kong sabihin sa inyo at doon ko napatunayan. Marahil ang mga kasama ko sa PBB ay may mga kayang gawin na hindi ko kayang gawin. Totoo po yun. Pero po, yung kababayan yung si EJ Falcone, nasabi niya doon sa Palawan, teka muna, may mga kaya kong gawin na hindi nyo kayang gawin. Kaya ngayon, mga kababayan, sa sanggol ng panlalawigan, may hindi sila ginagawa at si EJ Falcone, pag inyo pinagkatiwalaan, may kayang gawin na hindi nila kayang gawin. Ngayon po, hinihiling ko rin po sa inyo, hinihiling ko rin po ng suporta ang kasama namin dito ng Team GSM, kasama namin sa PDP Laban, sa pamumuno ni Mayor Bubot Brundial, at syempre po ang Vice Mayor Roy, at sa kanyang mga sanggunian, yan po ang kakampi namin dito sa Socorro. Mga kababayan ko, hayaan niyo po si EJ Falcone na makapaglingkod sa inyo. Hayaan niyo po na maging salamin ako ng bawat isang Mindoreño na kahit ano pa ang antas ng buhay mo, kahit ano pa ang pinag-aralan mo, kahit ano pa ang iyong disposisyon sa buhay, basta malinis ang iyong konsensya, malinis ang iyong puso, kaya mong tumakbo at kaya mong manalo para sa Mindoreño. Maraming salamat po sa inyo. Ako po, mga kababayan, si EJ Falcone, ang Vice Gobernador ni Governor Bonsdolor. At sa tulong niyo po, mga kababayan ko dito sa bayan ng Socorro, na kapitbahay ko, at sa biyaya ng Panginoon Diyos, ay magiging Vice Gobernador ng Sambayanang Mindoreño.